What is up, guys? Ayan, so welcome back again sa aming YouTube channel, no? You know, dito ng damit ko. And so anyway, andito ulit tayo sa backyard, no? And alam niyo naman, maganda ang weather, kaya tatambay muna tayo dito. Ayun yung mag-ina ko, oh. Uy, say hi, Sion. Say hi ka muna. Dali, say hi. Ganda, ah. Ganyan-ganyan lang yan. So yun, meron tayo guys, ano, pag-uusapan ngayon, ano. Maganda, medyo maganda tong topic na to. Yes. At ni-research ni Emma to, ha, guys. Hindi, nabalitaan ko lang. And alam ko, nabalitaan na rin ng maraming tao dito. Mm-hmm. Kasi lumabas na yung report galing sa survey ng EIU. At lumalabas na ang Calgary is the top livable city here in Northern America and top 5 livable city sa buong mundo. Wow! And ang nakakatuwa pa, nandito tayo, diba, sa Calgary, which is the top livable city in North America and top 5 livable city in the whole world. Yan. So alamin natin, guys, ha, kung ano yung mga reasons bakit naging top itong Calgary na to. Okay. So please keep on watching. So ayan, nandito na naman tayo sa ating backyard. Ine-enjoy ang magandang weather. Ganda, ganda talaga ng weather ngayon, guys. So, after work talaga nagre-relax na lang kami. Aside sa edit and pakikipaglaro kay Zion na nasa likod lang, ayan, nagre-relax din kami. So minsan nanonood lang ng kung ano-ano si Alwin sa YouTube, pero minsan ayan, quality time with the family. Yes, nakapagluto na rin tayo, guys. Yes, no? Para baon yun bukas. So balik tayo doon sa topic, no? Since nandito tayo sa Calgary, alam niyo naman, daily vlog tayo. Nakikita niyo naman kung ano yung pamumuhay namin dito. May good, may bad, pero ito ha, based sa newest report ay nasa top livable city tayo in the whole world. And yun nga, no, since July na ngayon, anong ibig sabihin? Malapit na naman ang fall intake. Yan, pasukan ng mga international students. So another batch ng mga international students ang paparating. So even if not international students, marami rin yung mga naka-tourist visa. Kasi naman ang ganda ng weather ngayon. Nag-explore sila ngayong summer sa Canada. And yan, bago pa namin makalimutan, yan, sa mga pupunta dito sa Canada, yan, you can try bringing with you yung Canadian SIM powered by Rogers. So, saan ka pa? This SIM has unlimited Canada-wide calls and unlimited international text messages. And syempre, guys, meron din siyang caller ID and voicemail at saka Canada-wide coverage. And it has no contract plan and pwedeng-pwede nyo na to makuha for free habang nasa Pilipinas pa kayo. So if you're interested na makakuha na ng Canadian SIM, yan, habang nasa Pilipinas kayo at bago kayo pumunta ng Canada, you can click the link below para mag-register kayo and makonta kayo ng agent ng Canadian SIM. So balik na tayo sa topic natin about Calgary. Yes. Which is nandito kami sa city mismo ng pinag-uusapang nating top livable city sa buong mundo and sa buong Canada. To be honest, guys, ha, hindi ko alam tong new research ni Emma na to. Ngayon lang ako nagulat. Talagang wow, talaga, ha? Sige. And for the past few years din, nasa top na talaga yung Calgary. Talaga? Pero last year, top 7 siya. But guess what? Ngayong year 2024, top 5 na siya. And tayo siya sa Geneva, Switzerland. Wow! Na napakagandang city rin. Okay. So alam naman natin, di ba, na napakaganda rin sa Geneva, Switzerland. Pero saan ka pa? Napantayan siya. So top 5 sila pareho na most livable city dito sa buong mundo. Yeah, actually guys, nakapunta na ako sa Switzerland. Napakaganda talaga. Oh, nung una kong punta ng Germany, tama, halos dikit-dikit lang kasi yan, guys. Maganda mag-travel talaga sa Europe. Kasi you can...
you can visit by train. Yeah, pinasyal ako nung yung asawa, daddy nung asawa ng ate ko. Ang ganda, guys. Talagang napakaganda ng view. Yes. Ayan. Pero syempre, ba't ka palalayo? Andito yes. na tayo sa top 5 most livable city. Calgary. So, bakit nga ba naging top 5? Ano ba yung mga kinoconsider nilang factors para masabi na livable city sa buong mundo ang isang city? Sige nga. So, nasa 173 cities daw yung parang naglaban-laban sa pag-aaral na yon ng EIU o tinatawag na Economist Intelligence Unit. So, 173 yun para makita mo yung most livable city and worst livable city. So, hindi ko na-check na yung worst, pero you can research on that. Pero yung factors na nagpataas din talaga ng ranking ng Calgary ay because of its stability. Mm-hmm. Yan, stability na kayang-kaya din daw mamuhay ng mga tao dito. May job stability rin daw. Well, despite of the news that we have been hearing. And then, 100% din siya sa healthcare. Wow. Nakalain mo yon. Kasi naman, dito, pagdating mo sa Alberta, kung may permit ka, whether student visa, work permit, day one pa lang, guys. Covered ka na ng Alberta healthcare. Yes. Yun nga lang, syempre, hindi na natin sinasama dito yung may mga negative side din naman sa healthcare na maririnig tayo sa ibang kababayan natin. Yeah. Like, mahabang pila sa emergency, yung mga ganung bagay. Yeah. Pero, still with this study or poll, ayan, nakita na 100% pa rin yung points ni Calgary sa aspeto ng healthcare. Okay. And then sa aspeto din ng education, 100% siya. Wow. So, ito, dito na siya bumaba, ha? Which is, ito ay nararamdaman din namin at umaaray kami sa infrastructure dahil dito na natin mararamdaman yung epekto ng housing crisis mahal. And yung rental crisis. Sobrang mahal. Yeah, so, yun. And then another is culture and environment, which is, hindi siya nakuha ng perfect score, pero mataas pa rin, which is 90%. Wow, taas yun, ha? Yes. Wow. Unlike sa ibang... So, yung Vancouver nga pala, nasa top din siya, and yun nga lang, no, yung Toronto, guys, nawala na siya sa top 10. Si Vancouver, top 7, and then si Toronto, from top 10 last year, wala na siya sa top 10, nalaglag siya, naging top 12 na lang siya. So, ibig sabihin, baby, mas maganda pa tayo sa Vancouver. Sabi yon sa poll, ha? Depende rin sa tao. Alam ko merong iba't ibang opinion yan kung paano sila din namuhay yes. sa city nila. Hindi natin kukontrahin yon. Pero ito lang yung based sa report na nilabas ng Economic Intelligence Unit. Yes. So, taon-taon naman naglalabas sila based sa mga factors yan na nabanggit natin. And yun nga, no, sinasabi nila na nalaglag sa top yung Toronto dahil sa, yun nga, housing crisis and rental crisis. So, mas marami yung nahihirapang tao sa Toronto. And then, mas yun mataas nga, din talaga. Oo. And then, yung Vancouver, nasa baba lang din siya ng Calgary kasi nga, syempre, mataas ang cost of living naman sa Vancouver, yes. pero ang ganda rin naman talaga mamuhay sa Vancouver. Talagang, guys, sabi ko, kami nga, actually, nag-usap kami, kwento kami ni Carino no, noong nakaraan, kasi galing sila ng Vancouver. Nabanggit niya talaga na napakaganda ng, ano, ng Vancouver. Kasi kahit kami, guys, talaga nung pumunta kami doon, sobrang ganda talaga. Talagang masasabi mong sitting city talaga siya. Masasabi mong nasa Canada ka. Kasi dito, probinsya, nasa probinsya kami ng Canada. Usually, pag winter, ang hirap din talaga lumabas. Yes. Pero kapag nasa Vancouver ka, guys, grabe. Winter season, ang liliit lang ng snow or ganyan lang, konti lang yung kapal ng snow. Oo, so mas may enjoy mo yung buong taon mo. Hindi ka magtatago katulad namin dito. Or unless ano ka, you really love yung mga winter activities, yung mga skiing, ganyan, snowboarding. So, yun yung pwede, mga... Pwede, may consider yun dito. Oo. So, yan. Ano nga ba yung mga ibang cities na nasa top para if ever nag-iisip kayo, hindi lang Canada ang i-consider nyo, ha? So, ito yung other top cities. So, nasa top 4, Melbourne, Australia. Oh. Pwede nyo rin i-consider yan kung balak nyo umalis muna sa Philippines, mag-migrate somewhere. Yan, Melbourne, Australia, top 4. And malapit lang siya sa Pinas, ha? Makaka-uwi ka para sa iyong pamilya. Yes, ganda dyan. Oo. May pinsan tayo dyan. Si Ryan, shout out sa'yo, Ryan. Shout out. Yan, nandiyan sa Australia. And then,
3 naman yung Zurich, Switzerland. So another Switzerland na city Zurich. To. Yan, hindi ko pa rin yan napuntahan. And then top 2 naman, Copenhagen, Denmark. So yun, top 2 siya. And then ito na yung top 1 na pwedeng-pwede nyo i-consider din. Pero syempre, hindi ko alam ang mga immigration pathways doon para makapunta kayo or para maging resident kayo or citizen. Top 1, parang pang ilang ano niya na to, top 1. Mm-hmm. Vienna, Austria. Yun. So napakaganda daw mamuhay dyan. So this is the top livable city sa buong mundo, Vienna, Austria. Yeah, nakapunta rin tayo dyan sa Austria. Magkakadikit lang yan talaga guys. Switzerland, Austria, Germany. Yan, halos madadaanan mo lang din talaga yan pag nag-travel ka. Maganda rin talaga dyan guys. Isa rin sa magandang lugar talaga yan. Yan. So hopefully no, makatravel din tayo sa mga nabanggit nating cities and mapakita rin natin ano ba yung makikita sa mga cities na yun, bakit siya livable city. Pero ito ha, napakita naman namin sa inyo just recently yung isa sa magagandang events at dinadayo talaga dito sa Calgary, ang Stampede. Yan. This is a 10-day event. And then internationally known event siya. So kahit sino din pumupunta dito from all parts US. Of the world. Galing yan US. May mga nakikilala kami galing pang US para dumayo sa Stampede. And yes. Yun, yan no. Kaya isa sa pinagmamalaki yan ng Calgary. And ito, isa pa sa pinagmamalaki ng Calgary baby. Yung Chinook wind. Oh yeah. Yan. Oh, so kahit winter, madali matuno yung ano dito. Kayang-kaya niya daw ipataas ng up to plus 20 degrees ang panahon because of that Chinook wind. Dahil nga napapaligutan tayo ng Canadian Rockies. So, alam niyo naman sa science may ganun-ganun, may tinatawag silang flow ng hot air and then yung cold air on top. So, meron tayong Chinook wind na tinatawag dahil nga marami tayong napapalibutang mountains. Dito. Kaya nga dito guys, pa nag-winter, isipin niyo may araw, tapos madali matunaw yung mga ano, mga snow kasi dahil daw yung sa Chinook wind nga daw. So, yun lang naman sabi nila. So another thing nga naman dito na mapapansin nyo or malalaman nyo about Calgary is this is the sunniest city sa Canada. Yes, totoo yan guys. So out of 365 days, 333 days sunny dito sa Canada. Oo, totoo yan guys. Totoo so kahit nagwi-winter, no, may araw. So na kukul niya yung temperature. Pero sabi nga nila minsan eh, kahit may araw, no? Mas malamig daw, mas malamig daw. Pero sa atin, kasi with the presence of Chinook wind, nakaka-drop talaga din siya ng temperature. I mean, nakaka-warm. Yun yung ibig ko sabihin. And alam nyo ba kung ilang languages ang sinasalita dito ng mga tao? So, 165 languages. Sama-sama na tayo dito. Multicultural talaga. So, Canada is multicultural, pero yung Calgary, third most diverse major city dito sa Canada. Okay. So, very diverse talaga. Lahat na ng lahi, lahat ng race and culture na dito. Oh, dami dito eh, no? Oh, sama-sama na. At least makikita mo dito eh. Yes. Chinese, Japanese, European, mga European. Oh, basta lahat talaga. German. Oh, parang kompleto nga dito ang lahi eh. Yan. And sabi pa, fun fact. So, one of Canada's youngest cities daw ang Calgary. Hindi dahil pinaka-latest na naging city itong Canada, kundi dahil ang population dito sa Canada, ang median age dito ay nasa 37.8 years old. So, ibig sabihin, ang mga tao, karamihan dito sa Calgary ay nasa working age. Mm-hmm. Dahil iniisip ko rin naman, oil and gas province to, diba? Ang daming trabaho sa oil and gas na pwedeng mapasukan ng mga tao. Eto pa guys, no, you can walk 18 kilometers downtown without ever going outside. Yan. So, dapat matry din natin to. Oo, ay, nabanggit na rin sa akin yan. Oo. Mga katrabaho ko. Kasi ang mga building guys sa downtown, may mga bridge. Connect-connect siya lahat. Kaya, yung sinasabi niya, kahit hindi ka lumabas, talagang makakaikot ka ng ano, buong downtown. Yan. Maganda pang ano, no, pang loose ng weight. Kailangan natin yan. 18 kilometers, tapos makikita mo yung ganda na ng Calgary. Yes, kasi maganda rin, may mga
way sila tsaka bike pathway, 'di ba? Mm. Na hindi na kay ikaw makikisalo sa mga kotse, sa mga yeah. truck or buses. Meron silang own pathway for walking and biking. Oh, naalala mo nung Sunday nung pumunta tayo kay Sam, 'di ba? Nakita mo yung pathway ng ano, ng bike. Ang yung ganda, sa downtown. No? Ang ganda, ang ganda. Sana so, mai-try din natin, 'no. Kaya walk lang. Oo, maganda rin maglakad talaga sa downtown eh. And then try din natin yung scooter, no, yung tinatap tapos saan. Ang problema si Zion. Yes, so pag ano, pag yan. Available si Ate Michelle para matry natin mag-explore sa downtown. Yes. So yun ang mga reasons daw bakit maganda at livable daw dito sa city ng Calgary. So I know, syempre, depende pa rin yan sa tao kasi even if wala sa top, ang city kung saan ka naninirahan, it can be really livable para sa inyo rin. So, yun. Pero ito yung certain factors din na nagpe-play para sa naging basis nga ng survey. Pero sa'yo, based sa na-experience mo sa, sabihin natin 2 years natin dito, ano masasabi mo sa Calgary? Very peaceful din. Friendly ang mga tao and hindi hassle yung traffic and commute. Kasi napansin din naman natin sa Vancouver traffic. Oo. Pero ang ganda rin naman sa Vancouver. Maganda talaga. Guys, yun pa lang ang mapagkukumperan ko ha. Mm-hmm. Yung Calgary and Vancouver. Kasi nga naman dun pa lang kami nang galing. Hindi pa ako makapagsalita about Toronto or about Winnipeg. Dahil hindi pa kami galing. Or yes, Quebec. Yan. Pero alam ko maganda rin sa Quebec. Kasi parang European French, French speaking. Yes. City. Ayun. Yes. So, yun guys, no? I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Emma. Yes, you can comment down nyo kung saan kayo or ano yung city nyo and what makes it livable para sa inyo. Para sa inyo. Kasi ito naman ay survey lang naman. But still, it makes us fulfilled then and happy to see that kung saan kami nakatira ay nasa top livable city pala dito sa buong mundo. Yes. So, I think hanggang dito na lang din, guys. At papasok na rin kami sa loob. And? Nanay na rin ata ng gabi. Nanay na ng gabi. Okay. Ayun. So, yeah. We'll see you again on the next one. Peace!